Nangangarap ka rin bang magkaroon ng sarili mong bahay? Well, syempre, lahat naman tayo ay nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Pero alam mo ba na mayroon mga iilang pamahiin na sinusunod? Likas na sa ating mga Pilipino ang sumunod sa sinaunang pamahiin ng matatanda. Ano-ano nga bang mga pamahiin sa paggawa ng bahay na makakatulong para maging swerte ito? Para sa ating pamilya at pamumuhay? Bago tayo magpagawa ng pinapangarap nating sariling tahanan, merong ilang mga pamahiin na sinusunod ayon ito sa mga matatandang paniniwala. Ilang taon ng henerasyon na ang lumipas, maraming pagbabago sa kasaysayan, kultura at paniniwala. Sa kabila ng pagiging parte ng modernong panahon, marami pa rin sa mga kaugalian ng mga Pilipino ang nananatiling matatag at pinaniniwalaan pa rin sa ngayon. Isa na lamang dyan ang pamahiin. Mayroon ngang iba't ibang pamahiin sa bahay na sinusunod ng mga Pilipino upang maiwasan umano ang kamalasan. Nakakamangha na makita na sa kabila ng pagiging laganap na siyensya at teknolohiya ay malakas at patuloy pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga pamahiin, lalo na kung ito ay may hatid na swerte. Hanggang sa ngayon ay bitbit pa rin natin ang mga pamahiin ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, mula sa pagkain, gawi o ultimo sa pagpapatayo ng bahay. Ngayon, ating alamin ang mga ilang itinuring na pampaswerte ng mga Pilipino. Una nga dito, pasabihan ng matatanda, kailangan ang pangunahing pinto ng bahay ay dapat nakaharap sa pagsikat ng araw. Sa bansang tulad natin, ang silangan at pagsikat ng araw ay importante. Sinasabi nga kung magpapatayo ng bahay, iposisyon ang pinto sa lugar kung saan ito ay nakaharap sa pagsikat ng araw. Pinaniniwalaan na ang sikat ng araw ay may dalang kasaganaan sa bahay. Ang paglalagay ng barya sa labas ng haligi ay isa sa mga popular na pamahiin sa Pilipinas. Ito ay nagsisimbolo ng swerte at kasaganaan. Ang mga tao ay nagdadasal kasabay ng paglalagay ng barya upang hilingin ang kagandahan ng kapalaran at pag-unlad sa kanilang tahanan. Iilan lang ito sa pamahiing Pilipino. Ang mga pamahiin na ito ay patuloy na nagbibigay ng gabay at kapanatagan sa maraming tao sa panahon ng pagtatayo ng bagong bahay. Bagamat hindi lahat naniniwala dito, mahalaga pa rin ang paggalang sa mga tradisyon at paniniwala ng iba. Kung meron ka pang maibabahagi na paniniwala o pamahiin na patungkol sa pagtatayo ng bahay, maaari mo ring i-comment. Hanggang sa muli, maraming salamat.